Ay, magandang araw. Magandang araw po mga kalingap. Shout out po sa lahat. Ito gumawa kami ng kulungan po para sa manok. Ang po mga kaibigan, no? Ayan. Manok. Kasi yung manok doon sa bundok ay namamatay po at hindi naalagaan ng maayos. So dito po, kahit mga ilang pirasong manok, mga kalingap, ay lagyan po namin ito para may libangan si Ate Edna Vlogs. Yan. Kami po ay nasa hiding place. Kalingap hiding place. Ayan, may mga tanim dito. Ito po ay nasa 400 square meter po ito mga kalingap. Itong loteng ito. At mura ito, mga kalingap. Payable for 3 years. Magkano po per lots? Almost 80,000 times 4. Ano lang, no? 320 lang po. Diba? 80. Oh. 320 lang po. Payable for 3 years, mga kalingap. At dito po naglagay si Ate Edna Vlogs ng kubo. Pero ang kubo niya po ay mampatatag sa bagyo. Kasi pag yung kubo po medyo ano lang, gawa lang po sa light materials, naka-front siya sa open siya po sa sa hangin dito ng malakas. Kaya binakuran niya po ito ng simento po. Hollow blocks, at least mga kalingap, medyo may bagyo man na malakas, at least mayroong harang. Ito paano po mabawasan yung lakas ng ng bagyo po, yung hangin. Ayan. Ngayon, ito ang kanyang project dito. Grips, ubas, ayan po. Bali meron ng tatlong puno, dalawa at pangatlong puno. Akala po namin dati, mga kalingap, ang ubas po ay doon lamang sa mga malalamig, mga cold area tulad ng Amerika at Europa. Subalit, nalaman po namin na ang ubas pala ay mas gustong mabuhay sa mainit na lugar. Kaya, yun, no? Bumili kami ng ilang piraso po ng mga ubas trees para itanim dito. Baka sakali po na mamunga dito mga kalingap, mga kaibigan. Pag nabunga po yan, di magandang bagay, di ba? Makakapitas tayo ng libre. Bukod sa mga bilya ba ito po dito? Yan po, ito yung nakadesinyo po na gapangan po ng ubas. Akala ko dati mga kalingap, ang ubas po ay puno. Hindi pala. Hindi siya yung puno talaga na puno, as in na puno ha. Ito pala tulad din po ng kamote na gumagapang. Kaya ito po yung nakadesign niya. Dito po yung gagapang mga kalingap. Pag siya po ay lumaki, may ilan, ito yung nylon po, nylon ng makapal. Opo, gawan dito ng parang gapangan, mga kalingap. Parang ganito mga kaibigan, no? Nylon po, yan o. Pero mas malaki dito. Kasi mabigat ito ay, kung namunga po marami.
Yeah, yung nylon dyan po ay makapal-kapal din po. Hindi ko lang alam po, makalingap kong ilang buwan bago ito mamunga. Yan po makalingap. Ubas po. Abangan niyo po makalingap ito. Ating first vlog po sa ubasan ni Ate Edna Vlogs. First vlog natin, makalingap sa kubo. Yan. First vlog sa ubasan ni Ate Edna Vlogs. May tatlo na pong puno po na naitanim. Yan po, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong puno po ng ubas. At three ubas grapes. Yan, no? Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 3, yeah. So, according to the Filipino farming, Department of Agriculture, yeah, the grapes is good for heat, sun. Yeah, oh yeah, they want to not sun. Not water. They love sun, not water. Not too much rain. Yeah, okay. Exactly right. So, nice place. In California, we grow a lot of grapes. Making wine. Okay. It's because the climate there is not so very rainy. Not cold. Actually, sometimes they need to actually irrigate. They need not cold. Water. It's not cold and it's also not very rainy. Okay. Not a lot of rain. So, if they need water, if the rain is too slow, then they have the ability they can irrigate. They can put water. Okay. If it's too much rain, So it's good. I hope, but in the winter time or the Tagula and Dita, maybe it's difficult. I don't know. Yeah. I don't know. Pagka maulan, lalagyan yan ng ano yung trapal. Many rain, some plants can have. Yeah, okay. So, masubukan dito kung gaano po katatag dito. We try, yeah. If you don't try, you cannot know. Yeah, okay. So, we try to plant grapes in Camarines Norte. Hindi ko alam po kung mayroon dito sa Cam Norte kung mayroong grapes na tanim dito. Balita po kung meron dito ang natatanim ng grapes. Baka ito po yung pinakauna. First grapes garden. I think this is the first grapes garden in Camarines Norte. Really? Yeah. Okay. So you are the experiment. Yeah. Okay. Yan po, masubukan natin makalingap pa. Mga kaibigan. Ito yung first vlog po, mga kalingap, with Larry, na may grapes dito, na naitanim po. Tatlo pa lang po ito, mga kalingap. Tatlong puno pa lang dito. Ayan, abangan niyo po, mga kalingap, yung ating next na mga vlogs. Ayan, oh. Salamat po sa lahat. Ito, mayroon dito ng kamote, oh. Daon po ng kamote na pwede mong gulayin. Malinis dito kasi walang asong kabalik-balik. Walang ihi o kain ng aso. Kasi may bakod po. May bakod po, mga kalingap. Kaya yung mga tanim dito, gulay, ay 100% po malinis. Malinis po, mga kalingap. Walang asong tumatay at walang asong umihi. Masipag si Larry po. Noong kay Kalingap Awi, naghugas ng plato yan. Dito naman, tulong-tulong siya. Hindi siya yung Amerikano po na maarte.
kundi siya po ay ano, masipag. Tumutulong po siya sa gawain sa bahay. Minsan nagpawalis yan yung si Ari. Salamat po mga Kalingap, mga kaibigan. Please subscribe my channel, Val Santos Vlogs. Ang ating pong GCash number, sa gusto pong tumulong sa landing pads, 0929-113-2469 at 0930-729-6707. Sa gusto pong maging bahagi po ng ating programa, feeding program, bigas ayuda, at iba pa. Salamat po, mabuhay, God bless, mga Kalingap.